is already the game number 3 match point between dalawang team na to, NXP Solid versus Brain Esports. Ayan na. Best of 1 na to, guys. This is it, mga sir. Yung inaabangan nyo, sino ba mag-away? Kamusta ba butuhan dyan, Derek? Diba? Pakibulungan nga ako sa FB, paki-chat sa akin kung kamusta ang butuhan natin. Ayan na. Tignan natin kung sino magwawagi para sa ating game number 3. Gusto ko tong ano, yung ginagawa nila dito, Prof. B. I mean, alam nila na mag-pass purple dito, and really, mas mananakaw nga, kaya few will not be able to secure dito. At least, H2O, nakuha niya yung purple back, mas mabilis yung magiging ikot niya dito. Looks like, kahit papaano, maganda ang start dito na NXP Solid. Mas ano, kailangan na gawin lang nila yung pagiging agresibo nila from game number 1. Kasi pag naunahan ka ng ano, alam naman natin isa sa pinaka-gangster eh. Diba? Ang Brain Esports, itong ano, in terms of rotation. At sinasabayan. Hindi nila inuunaan pagkos sinasabayan nila para sa mo makakuha din sila ng momentum. Isa sa ang Brain Esports sa pinakamagaling magdala ng momentum eh. Tulad exactly kanina, nung game number 2 nakuha nila yung momentum, ang hirap bawiin pag nakuha nila yung groove nila. Mm-hmm. And somehow dito, well, sa akin, medyo gusto ko yung nagiging ikot dito ng NXP Solid. Given na naka-retry pala dito si H2O. So, instead na medyo on a defensive note na pwede siya rito na like purify. Pero I think that's the best one na nagawa niya for the retry. Mas maganda yung mabilis yung ikot nila. Pero mamaya na yung RLJ dito, sinusubukan pasukin ng Brain Esports. Will they be able to be successful now? Disengage sa may bandang likod. Ngayon, mas maganda yung galaw ng NXP Solid, Prof. B. Alam mo bakit? Kasi they have this Selena on their side. Pero Carl TC dito, papasok at si Yawi, will they be able to get it? Hindi! Chester will be there and out na muna. So far dito, mga kaibigan, dikit ang laban. Yun na, medyo kinokontrol dito. Ang si Claude, having that hearing wave potential ang pinakita lang. Gusto ko kasing ginagawa ni ano dito, ni tao dito, ni Lance. Uh-huh. Being crazy is pag naka-max kasi yung passive niya, talagang hindi siya uwi ng walang chani. Going in, trying to control Chester. Magandang positioning dito, juggling the damage in and out. Look at that. Grabe naman, the backward moments. Grabe. Pero masyado na siyang malayo. Somehow dito, no, this really works for Chester, ano, Prof. B. Yung the way yung hero na gumagana. I mean, katulad nung Natalia niya kanina, libre siyang gumalaw. Pero Carl TC will be taking Yawi on to the sa kanila purple buff. And now, mamumblema ngayon dito sa H2O dahil mananakawan siya dito ng purple buff. Pag nanakawan sila dito, isa to sa style ng Bren eh. Pag nakanakaw na lang mga buff yan, inoorasan talaga nila, then magkikreate sila ng clash dito. Speaking of clash, the jump in coming from Renny J doing a great job controlling the track to stop this one slow as well. Sa likod! Engage Cartesi sa likod, pulado. Pero well played ang ginawa dito ni Renny J. Exact alon lang to pick off, and that's another space lang nakuha lang pala ng Bren Esports. Very smart play ang ginawa rin dito ng Brain Esports. Somehow is ice. Grabe, lalim ni Pew. Ang lalim ni Pew dito, yung ibon niya hindi na makalabas. Yun ang ibon ay kinulong sa hawla. Totoo. Pero dito, Carl TC doing the combination dito. Fight Chester, kaya nga kaya, pero masyadong makulal. Pero down pa rin siya, kara kay Lasty. Habol sila dito. And wow, since... Pero alam mo yung Prof. B, though nakakakuha ng kills dito, ang Brain Esports, the gold is almost the same. Nakakapalag pa rin at nakakabalik dito ang NXP Solid. Somehow, Ren J will be taken down by Flat PC, out na muna for their side. So, now, this is gonna be a 4 or at least 100 lang yung difference sila in terms of gold. Wala pa rin nakakabasag both sides dito ng Torre. Now, what do you think will be the best course of action dito para sa side ng NXP Solid? Kasi I think they are on the back foot dito sa laban na to. Sa gantong laban na, kailangan nila unahan ng objective. Kasi one step ahead talaga ang Brain Esports dito in terms of rotation. Kung nakikita nyo, pwedeng pumatay si ano, si Carl TZ pagka gugustuhin niya habang inaantay nila mag-online yung Claude. Yun ang problema. Nasa, kahit nagmumukhang dikit, pero nasa defensive type to. Itong next wave Predator because of the Claude. Look at the last insanity trying to catch Chester, buying some time, disengaging. Ang ganda sana. Nagawa, pero they're able to pick off Chester. Maari pang sundan yan. Ang sinasabi ko kanina, naka-defensive mode ang next wave Predator na ramdaman ng Brain Esports. So they're going in, nakuha ang dalawa, gusto pa ata ng pangatlo, and na-pick off si Yawi ng mundo.
na-pick up nga dito, pero at least H2O able to take his purple buff. Pero hanggang kailan? Paano nila to? Dahil Carl TC dito sa may bandang likod, pinapalagan Rene J. Kaya nga kaya, hahabol siya dito. Carl TC, Few, kasama na dito. Pero the Falling Star Moon, magbibigtes! Grabe nga sa breaker na ginagawa. Carl TC dito, pero papalag naman daw kung hinihiling. Pero yun na nga, mamamatay siya rito, mga kaibigan. And that's gonna be a good lead para sa side ng Bren Esports. Pick off ang nakukuha dito, Rob, plus the objective, 3 tower down for the side of Next Play Predator. Mahihirapan sila makabawi up until na makapag-online dito ang isang clone. Nakakuha sila ng kills, is it enough para makabalik? Chester will fall, last insanity ni Luto, binabad, pero yun na nga, sinasabi natin, Feather Earthstrike will pick off. No, si ano pa, si Cardizi pa pala nakapetus. Mm-hmm. Ano yun, no? Was thinking kung paano yung nagiging setup dito ng NXP Solid. I mean, Chester dito, can't that find the right target para masipa? And parang ano din eh, may part na medyo watak sila in some ways na parang saan ba talaga sila? What, ano ba yung talagang objective nila dito? Parang sinasabayan lang nila and they're just waiting for H2O na makapag-farm and suddenly they win the late game. So, sa estado ng laro ngayon natin dito for the NXP Solid, they just want to be aggressive, trying to pick off in any lane except siguro sa bottom lane dahil hindi na nila kaya si Flat PC doon. Pero somehow, NXP Solid still have a good play dito dahil hindi pa naman namamatay dito si H2O. Tama, yun talaga ang ginagawa nila. Si Rene J ang nagbumukhang core hero sa early game na medyo lagi silang napapanish in terms of kanilang mga hero. Ayun, no? Nabibate lang nila yung mga hero nila eh. Mm-hmm. Pero it is a part ng strategy nila to buy some time para sa kanilang Claude. Ang tanong is, enough ba mapa-farm ni Claude? Eh, sobra-sobra na silang napapanish dito sa ginagawa. Objective, kill heroes, look at that, Blazing Duet, kinasal na rito, trying to catch Few. Naku po! Wala, ayun na, na-open up ang baraha dito with the recall. Ayan na, the sandwich method, ang sinasabi nila dito, ang ganda ng pectus ng Bren Esports. Abangan. Yeah, inabangan talaga ni Cartesi yung pagbalik dito. Pero nagalit dito Rene J. Pinapoli Starmon Lasty will be taken down. Habol sila dito pero masyadong malalim. Rene J, that's gonna be a Cartesi for you. Legendary na dito yung ating Lancelot and that might be it. I think wala pa namang Lord. I guess makakahabol pa. DHS na dito si Claude. Second core item, possible pumalagay. I don't know if magwi-wind of nature siya dito. Mm-hmm. O, para sa mo tumagal sa laban. Pero yung burst damage kasi I think... Yo! Na! Naku po! Mabuhay pa nga! May sipa ba? Pang! Ayun na, sinalo. Oh my God! Alam mo, Provin, there was a part of me that Carl PZ would be able to pull it off kung hindi dumating doon si Chester. Pero wow, what an individual skill na pinakita doon ng Lancelot. Pero dito, Rebo, going in, naghahanap din ng robot, binato, pero wala pa rin naman daw. Pero masyado nang malalim dito ang Bren Esports. Few, makakatulong pa. But masyadong naging mabilis yung last insanity. I think the Firaga armor wasn't enough para i-hold yon. Pero ito, Flat PZ dito, left uncontested sa may bottom lane. Tinitignan ko yung gamit ngayon eh. Hoy, Way of the Dragon trying to control Flap TC. Burn ang kanyang 2-bar setup dito. Few, tumatakbo. Ang galing talaga ng backward moments neto ni Few with the juggle using Cupa para makakuha ng space dito. Parang ano yun, no? Wala silang exact target. I mean, Chester going in doon kay Flap TC. Suddenly, Rene J tumalon siya doon kay Few. So, who's your exact target? Pero mamaya na yan because H2O dito with a Blazing Duet, mahalos siya pa yung mamamatay, but the arrow will connect on kay Lusty. May sipang magaganap another one para kay Flap PC na yon. At least Chester would be able to take down. Now Lusty hinahabol dito one on one with Yawi. Kaya nga kaya, pero masyadong makunat yung aso. Nag-flicker na siya dito, mga kaibigan, pero may shield. Lusty, sino ba yung aso ang mas masakit, mga kaibigan? Nagkaroon ng dalawang arko sa village dun. Uso ba yan? Namamatay na sa arko? Oo. Kumbaga, ano mo yan eh. Diyan ka ililibing. Pero kasi, Prof, ang nangyari doon kay Lusty, that was the second skill of the Papalin Kupa. Na parang may knock-up siya pag dumikit ka din as shield na kasama. Pagka naka-angry si ano, si Popol. Oo. Number 2 ako ng Batman eh. Popol and Kupa.
Wow, I mean, that was last week. Sobrang kunat nung Popolin Cuba. So I guess, well, at least they be able, napatay naman nila dito at least once si Carl Tissier. Sayang lang hindi si H2Y nakakuha kasi nakabounty siya. Pero kaya-kaya, Chester dito, sumusubok. Pero na, matutunaw siya rito kay Few. Pero NJ will be jumping in. Pero Lord will be taken down by Carl Tissier. Now, NJ, takbo sa likod. Patay na siya dito from the Lancelot. Hahabol pa sila dito, Prof. B. It's all over ata ba pinapakita dito ng Bren Esports. Sumusugod na sila trying to control MB, peacock moments. Na peacock ba? Hindi, papanganya immortality, H2O. Naku, na sandwich, ahead ng trap. Naku! Look at that, kinalo, blazing duet sa mukha. And wow! I can't enough. Yung kaninang sacrificial nila dito, hindi nagpe-pay off sa nangyayari sa, I mean, na nagiging resulta ng laban na to. Ayun na, ang dami, kala ko may nag-ano, may nag-trap eh. Ang lamig nung pakiramdam nung mga teleport na yun. Oo. Grabe. Wow. I mean, wala kang takas doon kasi yung BMI mo doon, yung unggoy, nilagyan na na mismo ng trap ni Lasty. Pero ito na nga mga kaibigan, Chester will be taken down dito sa gitna. Tatlo ang patay sa NXT Solid. I don't think they could be able to defend this one dahil buhay na buhay pa dito ang Lord. It looks like Bren Esports will be taking this game number 3. Bawi pa kaya, pero wala na, hindi na. Congratulations, Bren Esports, for taking and closing this game. Ay, sumabog ang next Prey Predator Steel. Congratulations.